guys! Hi. Ayan, kasama ko naman yung husband kong, Heinzer Santos po. Hi, and, everyone. And I'm Debbie Santos, sa mga bago sa channel ko. Hi, guys! And andito kami ngayon sa San Juan Seafront and Batangas. Yes. Ayan, follow niyo yung Seafront PH sa Instagram, guys. Sobrang ganda niyang place. So, ngayon... Perfect for ano for vacation kasi ano to eh, 3 bedrooms, 'di ba? Tapos sobrang ganda ng place, sobrang cozy. Kumbaga talagang perfect getaway from the city. May sariling pool. May sariling pool and then walking distance lang yung clubhouse. Yes. And then walking beach. Distance din yung beach. Mm-hmm. And talagang very private, very relaxing. Kumbaga perfect getaway to guys from the city, from the city noise, 'di ba? Pet friendly guys. Yun ang pinaka nagustuhan natin, 'di ba? Pet friendly kasi To be honest, naghahanap kami ng place kung saan pet friendly kasi nga gusto namin isama si Buddy, we want him to have fun. And ang maganda dito, 'di ba, dahil nga pet friendly, talagang may access siya sa swimming pool. And 24/7 yung pool. 24/7. One to sawa talaga. Pwede siyang mag-swimming doon, 'di ba? And golden retrievers, they love swimming. So super. I'm excited to, you know, we are excited to swim later. In fact, yung anak namin nag-start na mag-swim kanina and later siguro mamayang hapon, no, tayong lahat, di ba? Yeah, and then sa clubhouse, malapit yung clubhouse, yung place nito, yeah. Yung house nila, yung clubhouse, tsaka sa BL. Wala akong masabi, talagang sobrang quiet ng place na to, parang, para tayong feeling ko, para tayong nag-honeymoon. Guys, 15 years kami, 15 years na kami. We were college sweethearts back then, I remember that na way back, what, 2008? Nung una ko siyang, nung sinagot niya ako, and the rest is history. May anak na kami, turning 6 years old. Yes. And here we are, I would say, or I'll say na getting stronger, getting hotter. Grabe talaga pigilan yun, no? Hindi ka mapigilan, eh. Talagang and things are really getting exciting. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. That. Thank you. To God be all the glory. Yeah. So, yun. So, sa 15 years namin, masasabi namin na marami kaming challenges, maraming roller coaster na naganap. Yep. Kaya nandito kami guys para i-share sa kanila, no? I-share natin sa kanila yung mga Ano ba gagawin kasi in the first place? Bakit mo ba ako in-invite dito? Kasi marami nag-request na about sa family, mm-hmm. about sa mga ganitong content. Kaya sobrang thank you pala sa mga na-appreciate yung first video namin. Gusto nila by episode every week. Ang hirap episode mag-go week. Episode every week? Alright, wow. If pero, sana lang we have natin. The luxury of time. Pero of course, we'll try our very best, no, to go ahead and do videos like this para makatulong sa inyo and yes. Makapagbigay ng inspiration at the same time. Yun naman ang prayers namin, dalawa ni Debbie, that we will be able to bring value sa inyo. Kaya nga lagi yes. ko sinabi, diba, at the end of my videos, if you think that we actually gave value to you, no? Please consider to like, share, and follow my wife's social media accounts, and syempre, YouTube, TikTok account din yung Heinzer. Yes, please, maraming salamat. It will really mean a lot, guys. It's thank you so much, Sir Roldan, po sa pag-invite sa amin sa napakagandang yes, maraming salamat. Link below yung ano yung Airbnb link niya, okay? Yeah. Start na tayo. Nakita ko tong mga questions sa Google. Wait lang, by the way. Speaking of Sir Roldan, na-meet natin kasi si Sir Roldan sa BGC, BGC no? Yeah. And common yung interest namin kasi yeah. he also has a golden retriever, si Sevi. Hi Sevi. Woof woof. All right. Your buddy's here. He's outside. Yeah. He's resting and thank you so much. No, thank you so much. And hope to see you soon sa BGC. Mm-hmm. Okay. Nakita ko siya nung New Year's New Eve. Year, hindi ko nga nakita. Nasa CR ka nun eh. Kami ni Hugo, nakita kami, nagbatian kami ni Sir together with Sevi. In fact, Sevi jumped me. Talaga? No, oh, talagang eh. Parang long time, long lost friend ako ni Sevi. Ganda alagang-alaga. Yeah. Alagang-alaga. Thank you so much and Ate Marilyn po sa caretaker ni. Yep, kay Ate, maraming salamat. Shout out to you. Hello po. So, yun, start na tayo guys. Nakumuha ko ng mga questions pang mga married couple. Pero hindi ko na sinama yung mga iba kasi masyadong... X-rated? Oo, masyado na. Why not? Okay lang naman eh. Hindi kasi baka may manood. Okay lang yun. Pero sige, later. Diba? Responsibility yun ng parents. Okay, okay. Diba? But anyway, sige, start na tayo. Oh. Kaming dalawa sasagot. So, bato-bato, pick tayo kung sino yung sasagot na una. Okay? Bato-bato, pick mo na. Bato-bato, pick. Scripted, ah. Joke. Best of three. Wag naman matatagal. Okay. So, what do you value most about our relationship? So, sino sasagot? Natalo ikaw, ako. Ikaw nanalo, di ba? Ako yung talo kasi ako yung stone eh. Ano ba ako? Sorry. Ano ka? Caesar. So, talo ako. Ha? Ulit nga. Bato-bato topic. So, sino mananalo? Siya yung sasagot. Kung sino talo, yun yung sasagot. Ah, sige. Okay. Bato. Hindi, best of 3-1 lang. Okay. Bato, pick. Okay,
talo okay, ka. Talo. What do you value most? The number one question is, what do you value most about our relationship? About our relationship, what do I value yeah, most? Binabalyo ko yung ano, yung pagiging buo natin as a family, no? We are happy, healthy family, no? Yung kung ano yung meron tayo, we are in good health, 'di ba? And we are able to do things together, yeah. 'Di ba? Para maabot yung mga goals natin. Hindi sabi ko nga, 'di ba? I always include you kasi 'di ba, ang bilang lalaki, 'di ba? You should always include your spouse, 'di ba? You should always involve your spouse in everything that you do kasi partners kayo eh, 'di ba? Hindi to one man team. So involve your spouse and yeah, together we will conquer the world. Together we will reach our goals and dreams. Yun. Yeah. Siguro, so 'yun ang binabalyo ko. Yeah. Ako naman siguro yung respect din namin sa isa't isa. Number one kasi talaga yun. Yung respect yes. whatever happens talaga. And yung strong relationship natin with God talaga yep. na pareho tayong same faith, yeah. same mindset. Kasi kung hindi kayo same faith or same mindset ng partner nyo, mahihirapan talaga kayo mag-connect. Mahihirapan kayo mag-communicate. Agree. Pero as long na si God yung center ng relationship nyo at may respect kayo sa isa't isa, napakadali ng buhay na talagang syempre, marami tayong mga differences. Syempre, di ba? Tsaka hindi man tayo perfect, maganda yung parang nag-a-adjust tayo sa isa't isa. Yung respect din talagang number one for me na binavalue ko dito. Kasi kung wala talagang respect, mahirapan talaga. Siguro hindi tayo magtatagal. Agree. So, always respect and then communicate. Communicate. Yeah. And then si God talaga lagi dapat nasa center yeah, ng always make God the center of your relationship. Kasi wala talaga imposible, di ba? Yep. Kasi hindi ako niniwala sa mga ano eh, na you can't fix things, yeah, di ba? Totoo. Choice nyo yun. Choice nyo yun. So, yan nga, di ba sinabi ko na yun dun sa previous na vlog natin na a lot of the younger generations today, it's easy for them to just, you know, kapag may problema ang nangyari, they just end the relationship right there and then. They don't want to man up and fix things, yeah. di ba? And work things out. So, kumbaga parang it's as easy as, ay, nag-away tayo, di na kita gusto, okay, nakaalis na ako. Kaya, tsaka hindi ako iniwala sa parang sabihin ng girl na, nakipaghiwala yung boyfriend ko kasi daw parang kailangan niya ng space. Kabullshitan for me yun kasi hindi siya ganun eh. It's either meron na siyang iba or talagang ewan ko kung anong reason niya pero ay hindi ako masyadong ano dun. Kung gusto niya talagang ayusin. You will always work it out. And remember, okay, walang perfect na marriage, guys. Walang perfect na marriage. I know, all of you will agree. In fact, this is already a no-brainer. Mm-hmm. Diba? Pero I think that it still needs to be said. No? Yeah. There's no perfect marriage, no? You have to work out your marriage every single day. Find the good in everything. Yeah, find the positive in your partner. Affirm your partner. Yes. It's a process, no? Mm-hmm. And it is your commitment to the Lord. Yeah. Tama. Okay. Number two, grabe, no? Dami na agad sinabi. First question pa lang pala yun. Dami talaga yung mga sa isip namin. Umiinit na ako, eh. Okay. Number two, kung if you're stressed, how do you react in that moment and why? Paano ba tayo nag-react sa mga ganito? Sinagot ko na to sa previous vlog ko na ako, kapag stressful ang situation, kalmado kasi akong tao, guys. Again, I'll say it again, no? Kalmado ako. Why? Because, well, by nature, talagang kalmado na ako. Yeah. Okay, hindi talaga ako yung tipong madaling magalit or madaling mapikon, madaling mainis. Mm. Talagang sobrang haba ng pasensya ko, guys. And kalmado talaga ako. Now, kapag may negative situation dyan or stressful situation, I don't react immediately, no? I sit back, no? Analyze the situation, no? Check ano ba ang nangyayari. And then, from there, I'll be able to think clearly. And then make the necessary action. Kasi kapag guys nagpanik ka or hindi wala ka sa kalmadong sitwasyon, no? Kumbaga you'll be making poor decisions. Okay. And this will also apply to parents, 'di ba? Sinabi ko sa isang TikTok video ko na you have to practice on how you will manage your emotions. You have to practice how to manage your emotions. Okay? Do not overreact to situations. And again, always remember this, guys, no? Na your the way you react to situations will determine the level of your maturity. Correct. Okay? Mm-hmm. Kaya ako, thankful ako kasi dati kapag stress ako, parang bilis ko mag-react. Sobrang impatient ako. Pero natututunan ko naman. Hanggang ngayon pa rin naman. May paunti-unti. Pero diba, hindi naman katulad namin. Diba sinasabi ko sa'yo, tulad kanina, food the body. Kaya sobrang panic. Binabalance food na. Lang naman. Diba? Diba makakaalis? Diba? Oh, mga ganon, mga yan lang yung mga pinaka
Bud. Tulad kanina, guys, bago kami umalis papunta dito, sabi, hindi pa ba nakaready yung food ni Buddy? Wait, hindi pa ba nakaready yung food ni Buddy? So parang panic na naman. Ni-stress na naman ako. Kita nagbibihis ako. Kasi ang dami ng oras. Hindi ganoon. Alam mo nang di ready. Ganyan kami. Wait, sobrang magkabaliktad talaga alam mo kasi kami. Ako kasi ready. Gusto ko, yung ako kasi kayo kung mag-multitasking or talagang mabilis ako, makumilos. Di ba lagi ko sinasabi siya sa'yo? Talaga. Di ba lagi ko sinasabi sa'yo, based sa research, okay? Masama ang pag-multitasking. It's not good for the brain. Dad, you're pushing it. Nature talaga yan ng mga moms din, ng mga babae. That's why. Do not expect the same from me. Yun nga. Yun na yung, kaya never expect then anything from your partner. Exactly. Diba? So, at the end of the day, hindi pa rin naman nagawa, so wala nang masyadong maraming sat-sat, di ba? Wala kasi pinag-aawa yun talaga. So, gusto mo lang, gano'n, away-away tayo. Gusto ko pa cute lang, pa sweet lang. Tapos, matinding after. Kutang ano dyan. Sarap kaya mag-sex after ng ano. After ng matinding away, di ba? Or mga tampuhan. Pero guys, ano yan? What you call this? Open naman tayo. Open naman sila dyan. Kakat ko yun. Wow! Huwag mo i-cut yun. Kasal naman, marami naman viewers na nalang sa atin dyan eh. Well, and that's the reality of marriage. O, di ba? Aminin nyo guys. Di ba? May mga kinikilig yan. Mga sinisiko yung mga asawa nila. Gusto ko rin. Loko ka. Diba? Okay. Number pa-virgin pa, no? Uh-huh. Okay. What does it take for someone to be considered your what best... What does it take? What does it take for someone to be considered your best friend? What does it take for someone to be considered my best friend? Well, the person who has been there with me through ups and downs, the person who has been there with me through it all, regardless. And that's you. Same. That's you. Kasi the fact na ikaw ang asawa ko, the fact na naging girlfriend kita noon, ikaw na yung kinonsider kong best friend. Kaya nga kita girlfriend eh. Kasi ibig sabihin, ikaw na yung overall, di ba? Wala nang iba. Ikaw na yun. Ikaw na yung makakaalam ng mga hinanain ko. Ikaw makaka-witness ng success ko. Ikaw makaka-witness din ng mga downs failures. And also, sa'yo lahat. Ikaw lahat yun. And sabi ko nga eh, lagi ko sinasabi, kasi dati estudyante. Estudyante pa lang kami. Working student kasi ako nun, guys. So, call center yung work ko nun. So, work ako sa madaling araw or sa gabi. Tapos, pasok ako sa college noon sa umaga no, so I was balancing that and it was hard, it was tough. Mm-hmm. Pero and to be honest, wala naman halos natitira sa pera ko noon. I mean financially hindi naman ganun pa ka, you know, ka abundant. So yeah. Sabi ko nga, why did this woman, you know, choose to stick with lagi me sinasabi, diba? Why did she choose to stick with me? I mean marami naman dyan na talagang well off na and everything, diba? Pero she was with me and until now she's with me and supporting me in everything I do. And I think that's the reason why I was able to achieve whatever I have today or whatever ano man yung narating ko ngayon. It's all because of her, because she was always there for me, di ba? Mm. Ba yan? Wala ko masabi, guys. Ayoko na sagutin. Totoo naman yun, Pero lagi niyang sinasabi. Hindi ko alam kung parang matutuwa ako or parang ano ba sa kanya. Lagi sinasabi na, like, buti daw pinili ko siya. Kasi ako naman talaga. Never naman akong, hindi naman big deal sa akin siya. Kasi simple lang naman ako talaga. Mm. So, pero totoo naman yun, di ba? Pero yun nga, nasagot na niya na you yun. You are the reason, di ba? Thank you. Ay, may yellow doon kayo. Yellow na rinig. Kanina pa ako fini-freak out nung ice maker na yun. Parang feeling ko may tao. Pero later on, na-realize ko, ito pala, yung ano pala yan, yung ice maker. Oo, yeah. Yun. Pero, hindi ko na alam kung... It was freaking me out earlier. Parang nakakaano sa ears. But anyway, yun. Parang sa akin naman, yun nga, yung... Marami akong regret sa buhay na hindi ako nakinig sa kanya. Pero ngayon ko na-realize at natutunan na kung ano yung meaning talaga ng best friend dahil sa kanya. Buti na lang nag-work from home siya at mas naging iba yung naging relationship natin lalo na nag-work from home ka, no? Imbes exactly. Na parang maging miserable kami dahil lagi mag-asama, parang mas naging close pa kami at marami kami. Ako lalo, marami ako na-realize na kailangan, dapat na, enough na pala siya. Hindi tsaka ano, di ba, whatever your situation is, for example, tulad ng sinabi mo kanya, di ba, work from home. Kumbaga kahit anong scenario pa yan, whether return to office, whether 100% work from home, whether hybrid, no? I believe na ano talaga, you have to be grateful for what
God has given you and for the situation. And then communication. Unang-una kasi, we are alive. That's one thing to be grateful for, that we are alive, we are healthy. And yung kapag, let's say for example, 100% work from home, then look at the positive in that situation. Yeah. Lagi tayo magkasama, we'll have more bonding time together. Kumbaga, mas less yung risk na magkaroon ng health issues and accident. Correct. Because of you not going out of the house. Mm-hmm. So something like that. So look in the positive situation always, or look at the good in that specific situation. Pangalawa naman, if for example RTO, return to office, no, mag-adjust na lang. Mag-adjust pa rin. Kasi walang problema sa amin sa mga adjustments talaga. Whatever ever happens. Since, diba? Ever since, lahat na ng schedule, wala. Alam natin. Kahit may mga try na gustong i-break yung schedule na maging roller coaster kami. Kasi or, guys, for the longest time, no? For the longest time. Quantum wala ano pa rin yan? For the longest time, yung schedule ko, ako kasi yung nature of work ko before was operation. So talagang crazy schedule. Mm-hmm. Sometimes I'll be working opening, sometimes mid-shift, sometimes closing, sometimes on weekends, sometimes on holidays, sometimes ano pa ba, gabi, di ba? So, but still, regardless of the schedule given, we were grateful na may unang-una na may trabaho. Pasalamat ka na may trabaho ka. And you're able to put food in the table and provide for your family. So, yun pala, magpasalamat ka. Kayo, just adjust, di ba? And make ways to actually get away from that situation. So, yun yung ginawa ko dahil hindi na ako happy sa situation. Hindi naman sa hindi happy, kundi hindi na ako in favor sa ganun situation and I want to go ahead and change it, then I made the bold move to go ahead and get out of my comfort zone. Correct. Diba? Mm-hmm. And ngayon, yeah, that's where we have been. Kaya right? Sabi ko kung ano man yung narating niya ngayon na work from home siya or hybrid, sobrang deserve niya yan kasi grabe yung pinagdaanan niya talaga na commute, bumabagyo, kung alam niyo lang talaga, yung hindi nakikita kasi behind ng pinagdaanan ng ibang tao. Kaya sabi ko, Daddy, kapag pag-uusapan namin, sabi ko, napaka talagang deserve yun. Kasi grabe, from Las Piñas to Cavite, Ito pa, nung naalala ko yung what you call Skyway. This? De, yung call center ako, working student ako, kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, I work at night, no? Actually, graveyard shift talaga, so ang shift ko noon, I remember, 2 a.m. hanggang 11 a.m. No? 2 a.m. to 11 a.m. work ko sa call center. No? Kasi yung client namin based sa US. Eh. So, yun yung oras. After that, I'll go home. Tulog ako ng mga 2 oras. No? And then, papasok na ako sa school, sa college. No? Kasi tinatapos ko yung 4th-year college ko. Yeah. So, ang pasok ko noon was from 3 p.m. hanggang 9 p.m. So, ganun yun. After 9 p.m., uuwi ako, tulog na ng mga 2 hours, and then pasok na ulit kasi nga 2 a.m. yung shift ko. Pero, just imagine, ha, there was this one time na dahil sa sobrang parang feeling ko na kulang na ako sa tulog, nagising ako na parang na vertigo ko, umiikot yung paningin ko. But then at that time I said I cannot baby the what I'm feeling at that time. Tsaka okay, nanghihinayang ka sa isang araw. Tsaka nanghihinayang ako sa isang araw na sasweldohin ko. So kahit na umiikot paningin ko, tiniis ko, pasok ako, jeep, no? Hindi ko binaby. Sumakay ako sa jeep na umiikot yung paningin ko. And yung bumabagyo na hinahangin na siya, pasok pa rin talaga. Yep, yung parang maladilubyo na yung dating. Pumasok pa rin ako kasi ng ganun ko binavalue yung work, guys. Ganun, yes, ko binavalue. Ganun yung work ethic ko, no? So yun naman ang masasabi ko talaga or mapagmamalaki ko. Correct. Ever since yung work ethic, no? So yan talagang sobrang integrity ko sa work. That's one thing I'm very proud of, no? And I always say whenever I apply to companies na yung integrity ko ang hindi mababayaran. Correct. Sa company. Yes. Yeah. Yung work ethic, yung attitude sa work, the positive outlook that I have or the positive perspective that I have pagdating sa trabaho. Kaya isang beses ko lang siya nakitang napikon talaga sa buong buhay ko nung parang natapakan yung ego niya sa, yep, sa that integrity was, niya. That was 2021 when I was working in an HMO. Parang doon ko lang talaga siya nakita. Ano yun eh, kasi it was really poor management talaga by my manager. Yeah. Poor management at by my manager, so parang grabe talaga. Pero first time ko siyang nakita na parang in a professional way pa rin naman, pero parang still, sabi niyang grabe. We have to be professional pa rin. Yeah. Okay. Pero yun nga, poor management talaga. Yeah. Okay, number 4. Would you rather have a job you love with a lower salary or a job you don't enjoy with a higher salary? Ako, to answer that question, I'll go for
the job that I love with a lower salary compared to the job that I don't love but with a higher salary. Why? Because if you enjoy what you do, kahit na mababa yung sweldo, I'm sure if dahil nga ini-enjoy mo siya, you put in the work, you're so passionate about it, eventually, I know that you will be promoted, you will be lifted up, and you will excel in what you do. Yeah. So kumbaga, mararating mo yung top, no? Slowly but surely. Yeah. Kesa naman sa nagsimula ka, nandun ka sa isang trabaho na hindi mo gusto dahil lang mataas ang sweldo pero di ka lang masaya, you feel na parang hinahatak mo lang yung paa mo palagi, correct. So mahirap 'yon. And again, don't rush. Take things slowly, 'di ba? All of us may kanya-kanya tayong pacing pagdating sa trabaho. So, just go for what you love doing and money will follow. Correct. Kasi ako, hindi ako nag-work sa corporate world, pero parang na-experience ko na rin kasi since 15 years nga kami, for 15 years, nakita ko yung roller coaster ng life niya. Tapos nakita ko rin yung mga sa paligid na parang mas pipiliin mo talaga yung mas mababang sweldo pero mas marami kang time na i-enjoy mo. Kasi yung mga time, hindi mo na kayang balikan yan. Katulad ng si Hugo, di ba? Sobrang baby pa yan. Sabi na lang natin, ay, bata pa naman yan. Tsaka huwag natin i-underestimate yung ganun. Kasi mas kailangan nila ng time kapag bata pa sila. Tsaka nakita ko yung difference talaga or differences ng mga... And just to add on that one, diba? People, they need to go ahead and, you know, they should not settle for less, diba? Yes, correct. You should always demand from yourself, no? Yes. Yan lagi ko sinasabi. You should always demand from yourself. Always level up, raise the bar, push it, diba? Push yourself, challenge yourself, diba? Learn new skills para maging relevant ka. Okay, sa mga companies sa mundo sa panahon ngayon, 'di ba? Kasi guys, okay? Sabi ko nga hindi na excuse na hindi mo alam ang mga bagay-bagay. The internet is there. All you need to do is just Google, YouTube, search whatever, 'di ba? And learn new skills. You don't know how to cook? Search YouTube, search Google how to start or how to get going. TikTok is there also as well, 'di ba? So, kumbaga hindi na talaga excuse. You have to push yourself to raise the bar, 'di ba? Make yourself relevant para maging in demand ka sa panahon ngayon. And by doing that, of course, given na yan, money will then soon follow. Yeah. Tsaka na-realize ko rin na matakot ka kung wala nang challenge yung buhay mo. Parang ulit-ulit na lang, tapos mahirap na yung wala ka nang challenge na stress ka pa. Parang gusto mo bang madaliin yung buhay mo. Parang ganun. Kasi na-realize din namin na hindi lagi talaga puro pera. Kasi kapag nagkasakit ka dyan, yung pinagpaguran mo, baliwala yan, guys. It's not always about the money. Yeah. Okay? At least for us, it's not always about the money. Sabi niyo na, sa amin. Kasi based sa experiences namin talaga yon. Yep. Na-realize namin na hindi talaga lahat pinangat for the money. There's more to that. Yeah. Trust me, there's more to that. Lalo pag may pamilya na kayo. Mm-hmm. Sa mga, I'm speaking to the ones na mag-i-start pala ng family. Yes. No, or going to the family life. Mm-hmm. There's more than just money. Okay? Oo, kasi kami yun, na, dami na namin. Again, it's for us. Yeah, kasi dami nating napagdaanan, diba? They might disagree. Pero again, that's just for us. But we're saying this based from experience. that we already have. Yeah. Yes. Okay. Do you believe in love at first sight or the existence of soulmates? Siguro naman kasi. Bote. Hindi kasi oo naman kasi ako I'll admit, diba? I mean, naranasan ko rin naman yan. Siyempre, high school, kikiligin ka. Pag may nakita mo yung crush mo, uy, kikiligin ka. Tingin mo, love at first sight na yun. Parang puppy love, di ba? Pero, feeling mo, kayo na, and all that, di ba? Ganyan-ganyan. Pero, later on, you realize na you will mature, you will grow up, and later on, malay mo, hindi pala siya. So... Pero yeah, I believe in love at first sight. Pero kasi 'di ba, yung story kasi ba nakita mo ko, tapos parang shock ka, and then naging soulmate na yun tayo. Yun parang yun kasi nangyari. Hindi ko kasi tinignan na ganoon yun, pero yeah. Parang ganoon. Pero naniniwala rin ako dun sa soulmate din siguro. Yeah. Yun. So how do you define a healthy relationship? Very good question. How do I define a healthy relationship? Ako, first of all, there should be trust in the relationship.
Importante yan, okay? Then, of course, you should have an open and honest communication. Regularly communicate with your spouse, with your partner. Actually, not just your spouse, eh. I'm speaking as well as a father, no? Always communicate with your children, diba? Do not underestimate your kids. Communicate with them, connect with them. Same thing with us, no? Aside from communication, we have to connect with each other, diba? We have to connect, we have to be aligned, diba? Dapat yung mga goals nyo, yung mga plans nyo, align kayo, and you know what action to take to reach your goal. Like kami, just to share with you ang ginagawa namin ni Debbie, no? Every end of the year, usually before the new year starts, no? Lalabas kami ni Debbie, magde-date kami, and then we will talk about our strategy or plans and goals for the next year. Yeah. So how will we achieve those goals in terms of savings, financial, in terms of business, in terms of many things, many areas, yeah, in our lives. So we put the goal, and then we put the plans, and then the steps that we will need to do. Pero depende kasi minsan yun. Minsan kasi may plan na tayo, yeah, pero may better plan si Lord. Pero that's right. Diba? At least lang may goal. Kasi kung wala, mahirap talaga. Again, sabi ko nga, diba? Yes, we do have plans, tulad na sabi ni Debbie. We do have plans. We do have goals, and we do have the necessary actions written to be able to achieve that certain goal, pero still, God's plan will still prevail. Yes, okay? Correct. Kung gusto namin, pero ayaw ni Lord, tandaan nyo, ayaw na rin namin. Pero correct, kung gusto ni Lord at ayaw namin, gusto na rin namin. Yun lang yung sekreto, guys. Promise. Kasi God's protection pa rin. Yep. Always remember, God's protection. Yeah. Yes. Okay? What, minsan yung nakikita yung mga bagay na parang, hey, why didn't things didn't go well? Diba? Feeling mo, ganyan-ganyan. Pero, pero ang hindi mo alam, si Lord, hey, uneasy ka lang. I am in control, di ba? Ikaw, ito lang, dahil because we as humans, we are limited and God is unlimited. He can see the bigger picture na baka mapahamak, na yung end goal, mapapahamak ka lang. Correct. For example, so wag na lang, di ba? Okay. Pero as humans, since nga limited tayo, our minds cannot fathom. Yeah, okay? Yung ganun. That's why it needs a deeper level of understanding, a different level of perspective to be able to understand that. Hey, tsaka, for example na lang, di ba, bago tayo bumili ng brand new car, sabi natin, ay, mga 45 years old pa tayo. Yes. Lagi namin sinasabi yun na siguro the only time na makabili kami ng brand new car is 45 na, siguro ganyan. Pero nagulat kami. Kasi prior to us getting that car, ang sasakyan lang namin was a second hand. Dalawang kotse natin noong second hand. So, 1991 na car. Yung alam niyo yung mga tipong kotse na pinapasabog sa pelikula. Ganon, literal. But we were happy. Kasi naka-Ferrari. Feeling ko naka-Ferrari ako. Kasi kahit cash na yun. Cash yun. Kasi hindi yun inutang. And at the same time, dahil nga sarili namin pera yun, parang feeling namin na, hey, wow, parang ang cool, di ba? For us yun. And then later on, the level up ni God sa mas modelo, 2007. And then sabi ko nga, siguro makakabili tayo ng, at that time ha, siguro makakabili tayo ng brand new car. Siguro pag mga 45 years old na tayo, pag nasa 40s na tayo. Because we were limited, we were thinking about our current finances only, yes, or our correct current savings. Correct. But again, God is unlimited. He can go ahead and, yes, hey, say to you, hoy, yan lang yung nakikita mo. Huwag nyo akong limitahan. I can do great things. No? Yes, so I can use people to bless you. I can correct use situations to bless you. I can use use your work to promote you to be able to get that brand new car that fairness, you have been dreaming of. So, yun. And thank God, isang taon na lang at matatapos na yun. Sorry guys, naputo lang kasi may exit interview si Dad. So, ayun. And then, sakto rin na kung hindi pa naputol yung video, hindi mo na alam mo pa. Ay, but anyway, it's God's okay, it's protection. Okay. Look at the poochie! Babe, dyan, hindi nakatali yan. Sa taas ako, room daw niya. But anyway, ayun na nga, at least 1 year na. Thank you, Lord, nakakaraos. 1 year na lang yung car. 1 year. Thank you, Lord. Thank you for, you know, just blessing us, being good to us, and for loving us. Thank you so much. We appreciate you, Lord. To God be all the glory, honor, and praise. Sa kaniniwala ako, guys, na kapag may binigay si God na isang bagay para sa iyo, He will provide. Yep. Siya ang bahala, kahit anong mangyari. Do not lean on your own understanding and in your own strength, no? Yeah. Everything, just surrender it to God. He will guide you through. Okay? Correct. Yan. Last question na. Sabihin dito, ano yung childhood nyo or upbringing? Sino mo unang sasagot? Ako na? Ako.
Ako na. Sige. So, ano yung childhood ko and upbringing? Well, ako, yung childhood ko kasi, just to share with you, ano, I'm the eldest, by the way. I'm the eldest. May dalawa akong kapatid, mas bata sa akin. Although, pareho silang graduate na and may kanya-kanya ng mga life din, no? And then, yun, since ako yung eldest, no, sa Kuwait kasi kami tumira doon, and then we went home. I stayed there for I grew up in Kuwait and I stayed there for 9 years, and then I came back here 2003. Lahat kaming family for good na because nagkaroon ng war or gera at that time between Iraq and US, Saddam Hussein and George Bush. Now since Kuwait is in the border of Iraq, so affected kami, so we went back home here for good. No, and then life wasn't easy. No, we weren't financially prepared for that one. I experienced hardships financially, and being the eldest, I had to, you know, take a lot of responsibility at a very young age. And to the point na sabi ko nga, naging working student ako para lang maitawid ko yung pag-aaral ko, kasi nga ang sinasabi ko noon na ako yung eldest na magkakapatid, so kailangan ako yung maging role model, no? Ako yung maging role model para sa mga kapatid ko. Kasi kapag hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, no? And I know that yung pagtatapos ko ng pag-aaral, yun yung magtatawid sa amin to the financial breakthrough. Ngayon, kapag hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, yung mga kapatid ko na mas maliit sa akin, wala silang magiging role model. Pwede nilang sabihin or dahilan, si kuya nga hindi nakapagtapos ng pag-aaral eh. Ba't pa ako magtatapos? Ba't pa ako magsusumikap? Ba't pa ako kailangan mag-aaral, di ba? Pero no, despite the hardship, I conquered it, no? Kaya grabe, kahit na working student ako, nung tinawag yung pangalan ko sa PICC, mangiyak-ngiyak ako kasi sabi ko, yes Lord, tapos na yung paghihirap ko, this is it, I'm ready for the breakthrough. And my wife was there during my graduation. Sabi ko nga, she witnessed it all. Lahat ng mga paghihirap ko, lahat ng mga sakripisyo ko, hardship, even success, she was there through it all. Thus, she is my best friend. So, just to say this again, no, yun yung upbringing ko, no. I had lots of responsibilities. I have a lot on my plate at that time, and yun nga, I was raised up as well in a traditional way of parenting, di ba? Lahat yan tikman ko. Lahat ng palo, di ba? 90s kid kasi ako eh, di ba? Yeah. So nakaka-relate din yung mga 90s 80s kid, luhod sa asin, palo ng sinturon, ng walis tambo, etc., di ba? Pero again, siguro that made me a very disciplined person, and pero hindi ko na dinala yun sa anak ko kasi iba na yung panahon ngayon, guys. Iba na, hindi na mag-a-apply or hindi na applicable yung ganung way of parenting. So now it's gentle parenting, and so far it's working for my son. In fairness naman, ako naman, guys, lumaki ako sa lolo't lola. Sobrang baliktad kami kasi kung gano'n siya nakaranas ng hirap, ako naman is bigay lahat talaga. As in, parang ever since ako yung pinaka-baby na doon, lahat ng tito ko, tita ko, sobrang spoiled talaga. Pero, syempre, kahit naman na ganun yung pinagdaanan ko, hindi ko naman siya dinala sa sarili ko. Hindi ako feeling entitled. Everything, hindi naman ako ganun ka... Alam mo yun, sanay na parang hindi nahihirapan sa buhay. Actually, may dati, since syempre, spoiled, mahilig akong tumulong, bata pa lang talaga ako. Kaya ayun, yun lang. Tapos, yung upbringing naman sa akin ng lolo't lola ko, sobrang gentle din naman. Pero napapalo ako ng lolo ko, pero yung lolo ko hindi masyado. Kasi yung lolo ko parang si Heinz na kakausapin lang ako. That's the only time na kakausapin niya ako kapag sobra na ako. Pero never kang papaluin. Siguro kaya hindi rin ako gano'n na parang naging rebelde rin. So, kahit makikay ako, as in school bahay lang din talaga ako. Hindi ako yung parang party girl, mukha lang pero hindi talaga. Diba dad? Kasi kahit maging kami ni Heinz, talagang sabi niya sa akin nung una, pa-impress pa to, magsa-Starbucks daw kami, dadalhin niyo sa Starbucks, summer date dito kami. Sabi ko, hindi, ayoko nang ganyan, pumunta ka na lang sa bahay. Natandaan mo yun? May pa-Starbucks ka pa doon. Eh, wala. I only want to give the best to her. Diba? Next naman. Pero yun. Kasi yun na nga lang yung offer ko, diba? Wala naman akong pera. You know? So, ano ba naman yun? Babawas pa yun sa baon mo. Eh, pero at least para sa'yo yun. Pero sabi ko, hindi, ayokong lumabas. Eh, ayaw para niya. Safe din, nasa bahay na lang. Takot siya sa akin. Sabi niya, mukhang manyakis to. Hindi naman. Mukhang may plano to. Kaya sabi ko, hindi, sa bahay na lang talaga tayo. Para ma-meet din siya ng mga lolo't lola ko. So, yun lang. Sobrang baliktad kami, but thankful ako na si Heinz na pangasawa ko, sobrang grateful ako kasi na-balance ko yung buhay, masatuto ako sa buhay. Ang dami ko talaga natutunan sa'yo. Thank sobra you. Sobra na parang nag-change din yung pananaw ko sa life, yung mindset ko, everything. Kaya nga ganun yung sa partner eh. Kaya sabi ko nga na
talagang lahat talaga ng magkakasundo is magkaiba talaga ng mundo para mas mabalance yung life. And huwag talagang kakalimutan yung respect. Huwag talagang mawawala sa relationship yun. So, any advice naman sa kanila about sa... Kasi gusto nilang marinig advice natin para sa mga couples or married couple na... for sure, sa mga nagsastruggle muna. Sige, biglaan advice, ito. Kasi actually, marami ko nababasa. Sinabi ko na lahat eh, dito sa interview na to, di ba? Again, just to sum it all up, di ba? Ang advice ko lang sa mga couples and soon to be couples... Nag-struggle, di ba? Have faith, okay? Involve each other, okay? Sa problem or sa situation. Both of you should sit down, talk, and resolve the issue. Huwag niyong takbuhan yung issue, whatever it is. Harapin niyo, okay? Pray. Of course, number one yan, you guys have to pray. Sometimes, there are things na you cannot control. Correct. Na it's out of your hands or control. So, you have to involve God and let Him work in your life, okay? To get you out of that situation, whatever you guys are in. Okay? So, yun yung mga advice ko. And yeah, continue to communicate, work out your relationship with your partner, be in love with them, affirm, have an honest communication, and always find the good everyday in your partner. Kasi hindi naman talaga tayo laging okay naman talaga. I mean, mga days din na parang gusto mo mag-isa ka, gusto mo naman. Iba-iba yung mood lalo ng mga babae. Ang daming mga moods. Hormones. Mga hormones talaga. Pero yan, tinan mo. Dami niyang hormones. Pero tinan mo. Talagang tiniis ko talaga lahat yan. Hindi naman tiniis. I mean, inaccept ko lahat yan. Oo. Tsaka ako rin man. Ako, pag super nag-a-adjust din naman ako. So, balance lang. I-adjust sa isa't isa. And yun. Bawasan yung pride talaga rin. Yeah. Babaan na yung pride. Kasi, tandaan nyo guys, ha? Ang pride parang panty yan. Okay? Lagi ko sinasabi yan. Okay? Ever since. Okay? It might sound funny, but it's true. Yeah, it's true. Ang pride parang panty yan. Okay? Hanggat hindi nyo binababayan, walang mangyayari. Diba? Makes sense. No, daming meaning noon. Pero kayo na bahala ko anong isipin niya. Tsaka natutunan ko kay Heinz na parang kumakalma rin ako sa buhay ko na sabi niya na don't stress yourself sa mga bagay na hindi mo nakokontrol. Exactly. Kasi mamaya wala pa rin sa sitwasyon hindi mo kontrolado. Don't overthink. Don't overreact. Yeah. Okay? Stay calm. Practice how to be calm. Okay? Easier said than done. Okay? Guys, take note. Hindi siya overnight. Okay? Yeah, it's a process. Yeah, yeah, yeah. You have to be conscious about it. Practice to be calm, di ba? Yeah. Hinga muna, think, okay, wait lang, di ako magpapaka-stress, analyze ko muna yung situation, ano ba nangyari, bakit kaya ganito, anong mali ko, may mali ba ako, ganyan. Analyze, and then after that, go. You can think and take necessary actions needed. Yeah. Kasi totoo yun eh, parang mga bagay na anday mo iniisip, tapos oo nga mo, hindi mo naman kontrolado, so pray ka na lang and kakalmahin ka ni Lord. Totoo yun, pagpipray mo lang talaga, stop na natin pag-overthink ng mga bagay-bagay na minsan hindi pa nangyayari, iniisip mo na, it won't help talaga. Yun yung mga natutunan ko sa kanya, yun sa mga married couple naman dyan, sobrang grabe naman yung fire and yung talagang okay yung relationship. Keep it up, guys. Congrats. And keep it up lang talaga. Talagang, ano yun, everyday kailangan nyo talagang humanap ng mga ways para talaga hindi mawala yung pagmamahalan nyo sa isa't isa, diba? Ayun lang. So, ayun guys. Again, happy anniversary, wifey. This video or this vlog is very meaningful and talagang happy ako at nakatulong tayo sa kanila. Thank you so much po pala sa mga walang tigil na nagko-comment. Thank you for your support. Thank you for the love. Yeah. And again, please consider to like, share, and follow if you think that we have added value to you. Kasi ang sabi ko nga, diba, sa sobrang daming negativity nangyayari, sa sobrang daming hate sa social media, sa mundo, diba, why not we be different and let's go ahead and bring value to people. Yeah. Let's make our content kumbaga be different na makabaluhan at makatulong sa inyo. And be different sa mga nangyayari sa mundo or wag na tayong makisama sa mga alam mo 'yun, kumakalat ng any negativity sa mundong 'to. Basta ayun, always trust God na lang talaga. So ayun lang guys. So guys, thank you. Ito na. Sabi ko nga, 'di ba, we have to connect. We have to connect. Bye-bye. Kailangan natin mag-connect. Okay. Alright, alam niyo na.